Sabi po yan sa Luke 21:7-33 and then Matthew the whole chapter. Okay? Pero sa usaping ito, magfo-focus tayo lang doon sa Luke 21. Okay, of course, meron din yan sa Matthew 24. Sabi po ng verse 8, so ito na yung mga things to know, mga bagay na dapat alam natin. Una, take heed that you be not deceived. Mag-ingat kayo pa hindi kayo maloko dahil marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi na ako si Kristo at lilinlangin ang marami. Okay. So yan po, napakalakas po yan sa mga balita ngayon o meron ng appointed son of God. Pero tayo naman, hindi naman, lahat naman tayo pag tumanggap tayo kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang sabi ng John 1:12, tayo ay binigyan niya ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. So kahit sino, babae man o lalaki, bata, matanda o ano man ang kanyang nationality, pag tinanggap po si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, naging anak ka ng Diyos. Amen. Hindi po nag-iisa lang ang appointed na anak ng Diyos. Hindi. No, tayo lahat, we are all sons and daughters of God if we receive Jesus Christ as Lord. At wala pong pwedeng tumayo dito magsabing ako na si Kristo. Kasi sabi ng Bible, yan daw ay panglilin lang. Kasi kung babalik si Kristo, pag binasa natin sa Matthew 24, kung paano nakikita ang kidlat mula sa silangan at makikita hanggang sa kanluran, ganun ang pagbalik ni Jesus. It will never happen na sila lang ang nakakaalam na nandito na ang anak ng Diyos. Hindi po yan totoo, gulaan po yan.